tapi rin pasama eh. Maraming salamat na lang. Okay? Hello? Ali? Ito. Okay. So, yung iba sa atin, maraming pa sa atin di narinig yung topic nito. Noong Monday, anong Sunday ay pinapasalamay ko pero nasa party introduction ko lang ako noon. So, I hope today matapos po natin. Yung ating series topic, the blessing of giving the gifts of the temple. Kasi ang gift of the temple, ito po yung pillars of the church. Kung alam po ninyo, yung seven pillars of the church. Alam nyo, last 3 years ago, tinuturo nung nag-conference study ito sa Shunamay. No, hindi nyo ito naalala, no? Ang first pillar is first fruit. Ang second is tithes. Ang third ay offering. Ang pang-apat ay portion to the press. Ang pang-lima ay ito po, gift to the temple. Ang pang-anim, mission. Ang pang-pito, helping others. Okay. So, why bakit pag-usapan natin ang blessings of giving, no? Blessing. So, ang giving pala is a blessing para sa gift sa temple. So, sabi ko nga na ang topic nito ay very significant at similar natin parating. Kasi, Philippines lang po natin ito ngayon. Parang once a year lang natin marinig ito. Kasi ang ating itong topic ito, design talaga para doon sa simbahan na nagpatay ng simbahan, bumili ng lupa, din tayo ng simbahan. Tayo naman, hindi na tayo bibili ng lupa, hindi na tayo magpatayo kasi may bibili na tayo. Ang ating nila, ang tawag nito ay renovation. So, renovation, ini-improve si R, kita nyo siya, medyo okay na, pero hindi na tapos. Pintura natin, medyo tatapos din pala, apat. Palagi ko din tayo, apat pala na pintura natin ito. So, next year, yung ating project ito, next year ito, gagawin natin para langit yung kisali natin, para langit ang kulay. Talaga, ganda. Tanggalin yung ceiling fan, tanggalin yung ilaw na yun, palitan yung ilaw, yung ganda yung ilaw, so that is our project next year. So, sabihin, ang simbahan, yearly lang ang project, taon-taon lang, once a year lang. Kaya, once a year lang din natin ba rin yung topic nito about give to the temple. So, gaano ka-importante yung give to the temple? So, mayroon pa talaga turo si Lord sa Bible tungkol sa give to the temple. Actually, mayroon eh. So, kung sinabing temple, tabernacle, so ng tipan, tabernacle, temple, sanctuary, church, chapel, cathedral, place of worship, place of gathering. So, ang tawag doon ay physical temple. So, dalawang klaseng temple. Una, yung spiritual temple na ating katawan ay templo ng banal na Espiritu Santo. Pangalawa, ang physical temple, ito yung building kung saan yung nausan natin ng bahay. So, yun ang pag-usapan natin tungkol sa temple, no? Physical temple. So, pahapyaw lang, doon sa mga katinusan din, sa mga nakatina, this is repetition. No? There is beauty in repetition. Repetition makes us perfect. Ito ba? Sa driving, walang tao na first time na drive, tapos yun na, marunong na siya. Karamihan, pag nag-aral ng driving, nawalang pati ka seryoso at takot ka, ay nakuabutin ka ng isang buwan bago matuto. Pero pag agresibo ka, seryoso kang matuto, I think, katulad ko, 25 minutes lang ako nag-try, ako nag-drive na pag-uwi, kasi bago ko nag-drive, nagpaturo, mahilig ako na pag sumakay ko ng jeep, tatabi si driver, tapos mamaya tanong ko, ano to sir? Anong gamit dito? So, pwede ako nakawak mo ng bila, alam ko na, eh, ko, cambio pala, ito pala pa ito. So, nung ako sinalan na, kasi gusto ko na ganito kong drive eh, 20 minutes lang na, naintindihan ko yung mga parts, yung function doon. So, pag hindi ka seryoso, isang buwan. Now, gawin din niya dito sa mensahe. Pag minsan lang marinig, hindi mo makukuha. Hello, hello. Para wala na sa akin. Hello, hello. Nakas na pa isa. Wala na, pati. Nakas pa. Okay. Now, pag hindi mo makuha sa simula, kasi marami, repetition ng ganyan. So, kaya sa repetition, makes you perfect. Amen ko ba? So, mamaster natin yung kaka-importante ang gift to the temple. May epekto ba yan sa ating buhay? May kinalaman ba yan sa ating future? Uy, malaking kinalaman dito sa future natin. Akala din wala lang. Okay, basahin natin. Sa Habakkuk chapter 1, verse 1, hanggang mataas.
Dito sa habis, story ito na nung unang panahon, pinabayaan nila yung King Paul. Inunan nila yung pagkabahay nila, inunan nila pagpaganda yung masarili, mga kagamitan sa bahay. Basta mga personal, pamilya, sarili. Pero pagdating sa church, temple ni Lord, ay saka na lang. Sabi nila, saka na lang. Hindi pa time yun. Diba? Saka na lang. Pero sa saka na lang, may dagok pala sa buhay nila kasi hindi sila pinagpala. Kaya pinasaka na lang. Saka na lang yan. Okay, basahin natin. In the second year, so ang topic natin is the blessing of okay. In the second year of King Darius, in the sixth month of the first day of the month, the word of the Lord came by Haggai, prophet Haggai, the prophet to Zerubbabel, the son of Shealtiel, governor of Judah, and to Joshua, the son of Jozadak, the high priest. So may pinaparating na tinig si Lord na instruction sa mga Israelita sa pamagitan ni prophet Haggio or Haggio. Sa panahon ni King Darius yun. Ang salita ni Lord dito, thus speak the Lord most. Ang sabi niya, these people says, ang mga tao ito, the time has not come. The time that the Lord house should be built. Ang sabi nila, ay hindi pa na panahon. Sabi ng mga tao, kasi crisis ngayon, para ngayon, COVID-19. So hindi mo na unahin yung simbahan, ang unahin, bahay, pagkain, sarili, sasakyan. So ganito, did the word of the Lord came by Haggai the prophet. Lumating na sa Diyos, sinabihan si propita, para sinabihan si pastor, is it time for you yourself to dwell in your panel houses? And these people to lie in ruins. Sabi ni Lord, talaga bang sa inyo kasi parang sa kanalan yan. Crisis ngayon eh. Mahirap yan ang buhay ngayon. So, sa kanalan yan. Pero sabi ni Lord, it is time, balik lang, for yourself to dwell in your panel house. Parang, bakit? Panahon ba ito para lang kayo tumira sa ganang bahay? Secure na bahay? Pero ang aming templo pinabayaan? No, makita natin, actually, yung ating sabahan, hindi naman talaga kulilan. Kasi dito nga sa kulilan, kung tinanong sa bayan, eh, sa buong kulilan to. Ang ating sabahan, ang pinaka-malaki, ang pinaka-bilang at ang kunti. Pag tumikot ka sa mga sabahan nito, ang MTM, nakupahan lang sila, MTM, tapos mainit, ang airport, nasa sulok sila. Kaya marami na appreciate sa atin na, ay ganda, nasa sabahan nila. Pero, pag tinan mo maganda, pero mayroon pa rin talaga i-improve. Kasi nga, pag naluluma na, nasisira din naman ang sila, nasisira din ang isulito. Tunan yun. So, sabi ni Lord, temple for ruin, pangit eh. Dapat pinagpagalit nyo. Kasi si Lord ang nag-utos sa temple na gagawin natin. Okay, next verse. Now therefore, says the Lord host, consider your ways, i-consider nyo ito sa inyong mga pamaraan. Verse 6. You have sown much, nagtanim kayo, ngunit nag-angin ng konti. Kumain, hindi na busog. Uminom, buhaw pa rin. Nagdamit, giniginaw pa rin. Kumita, nagtrabaho, pero ang sahod, nahulog sa butas. You know? Earned wages to put into a bag windfall. Nahulog na parang, ang nangyari sa sahod ko, wala mong napuntahan. Eh, kasi nga, may kulang. Okay? Verse 7. Sabi ng Panginoon, i-consider ninyo ito kasi may kinalaman to sa inyong ekonomiya, sa inyong kabuhayan, sa inyong pamilya. Verse 8. Pumunta kayo sa bundok at pumutol kayo ng kahoy at itayo ang templo para ako masaya. That I may take pleasure in it. Masaya pala si Lord pag pinaganap si Bahan. And be glorified. Hindi lang siya masaya, naluwalhati pa. Kaya inutos ang pumunta kayo sa bundok o parang bumili kayo ng mga materialis. Siyempre, ngayon, ano ba ang gamit ng simbahan? Kahoy, siminto, bakal, buhagel, yun. Kumuha kayo ng mga gamit, gawin ninyo para ako masaya at malawalhati. Okay? Verse 9, anong kinalaman dito? You look for months, sabi niya, naghanap kayo ng marami, ngunit ang ending, konti pa rin. And when you brought it home, parang gusto niyo masipso, gusto niyo yumaman, pero wala pa rin nangyari. Nung nilalaan niyo sa bahay ang inyong mga kinikita,
I blew it away. Parang pinasako ko, parang wala. Why? Sabi niya, bakit pinasako niya? Sabi ng Panginoon, dahil ang aking bahay ay sira, ang aking bahay, ang aking templo, pinabayaan ninyo, bakit? Samantala ang inyo, while everyone of you run to his own house, parang inuna na sa inyo ang inyong sarili, mga bayo, ganda na, sasakyan, mga ganda gamit, pero ang templo ko, parang video pinapainitindi. So, parang pinakita ni Lord, may kinalaman sa pala ito sa kabuhayan eh. No? Sana ito wala na. Verse 10. Therefore, heavens above withhold the dew and the earth withhold its fruit. Okay. Ngayon, ang langit, dahil ako mag-aaral ng langit, ako naman ang may kontrol lahat, sabihin ko sa langit, langit, huwag ka muna magbigay ng ulan. Dew, hapong. No? Kaya, ano mangyari kung wala ulan? Kahit alaki ng lupa, ay walang mabuhay. Kahit masipag na magtanim, walang nabuhay. Hindi ko to, sabi ni Lord, pinatigil ang langit eh. Ang mundo ay itigil, hawakan pa lang, i-hold mo na ang mga bunga. Kaya pa lang i-hold yun ang mga bunga. Kaya pa lang, kahit ano gawin natin pagsisika, mga panalim, mga matay, no? Kasi may kulang eh. Kaya kasi pigilin ni Lord na, huwag mong i-place mo na yun, huwag mo na pambungahin yung ganyang tanim. Kasi tao na yan, puro na tanggal tayo sa sarili, tapos ayaw magtulog sa templo, ayaw magdunin. So parang gano'n ang sipin ko ng Panginoon. Verse 11, for I call for a drought on the land, nagpadala ko ng salot ng tagtuyot, ang mga bundok at mga grain at mga new wine and olive oil, on whatever the ground forth on men and livestock and all the labor of your hands. So, kahit anong gawin na, magtanim, mag-alaga ng hayop, walang bunga, hindi dumami, kasi pinabayaan yung tinglo. Kahit masipag, wala pa rin. Verse 12. Then, Jeroboam, the son of Shealtiel, and Joshua, the son of Josadak, the high priest, with all the remnant of the people, obey the voice of the Lord God. Oo, naantig na sila. Kaya pala. Kaya pala naghihirap, kaya pala tayo bitin, kaya pala tayo kulang, masipag naman tayo, pero bakit kundi nasinso lang? Eh kasi mayroong kulang ang kulang, pinabayan yung templo. Ang sabi ni Lord, naanti sila, gagawin na namin po, sorry Lord. The people obey the voice of the Lord and the word of Haggai the prophet as the Lord their God had sent him and the people for the presence of the Lord. Okay. As the Lord their God had sent him and the people for the natakot yung mga tao. Kasi, ganun ba Lord? Yan pa lang aming kasalanan. Pinabayaran nyo ng templo. Tapos, ang aking sarili, araw-araw, tuloy-tuloy naman, di ba? Ang tragic temple, once a year. Pero yung araw-araw, yung sa ating pamilya, araw-araw, yung non-stop yun. Na talagang para sa pamilya. Now, kahit once a year lang, pero wala ka pala sa pinapas ng pinapansin. Next verse. In Haggai, the Lord's messenger spoke to the Lord's message to the people saying, I am with you, says the Lord. Next. So the Lord stirred up the spirit of Zerubbabel, the son of Shealtiel, among governors of Judah, and the spirit of Joshua, the son of Josadak, the high priest, and the spirit of all the remnant of the people, and they came and worked on the house of the Lord of hosts, their God. Ayan na, nagtutulong sila. Naantig sila, sige Lord, gagawin ko pa namin. Pasinsan na po, na di namin naisipin yun. Verse 15. Okay, yun. On the 24th day of the 6th month, in the 2nd year of King Darius, ginawa nila. Okay, nakita na, pinakita lang natin ito. Ano pa lang kinalaman sa ating kabuhayan? Sa pag-asiso natin sa buhay. Na gusto naman na tayo yung pagpakayan ni Lord, pero bakit parang hindi? Hindi kasi ang simula na, hindi ba yung Biblo? Kaya the reason, yun ang ating na topic. Now, pampiyaw lang, bakit natin kailangan tayong mag-give to the people? Okay. Una-una, utos ng Diyos na ano tayo, maghandog sa templo para may magamit. Para marinduri. Okay. It is the command of God to give to the people. Verse 8 ng Exodus 25.
Exodus 25 verse 8. You know, and it did make me a sanctuary that I may dwell among them. So, kung si Lord na igawa ng templo. So, tandaan natin, ang templo na ito ay banal. Kung mayroong lugar na gusto ang puntahan ng Panginoon madalas, hindi siya madalas sa Israel, hindi siya madalas sa Palenque, hindi siya madalas sa mga park, si Lord madalas sa templo. Although ang Diyos naman, naroon naman sa ibang lugar, at the same time, kasi omnipresent God siya, nandoon siya lang ang panahon, pero kung mayroon ang figurating lugar na puntahan si Lord, yung temple, yung place of worship. Kaya, banal yun. Kaya pag banal, para kay Lord, dapat mabango, dapat maayos, dapat presentable. Amin mo ba? Kasi parang ito na yan eh. Ay, darating si Leon sa bahay niyo. Alam, si Leon, darating mama. Alam, kaya, ilabas yung ginto, kutsara. Ilabas yung mamahaling pinga. Darating si Leon. Maglilis tayo. Parang ganun ba? Nahiya tayo kung darating si Leon. Tatalit na pagkakasuna at linis na. O diba? Eh si Lord yun. Si Lord yun. Tapos pangin yun. Matas pangin yung presidente. Tapos barabarahin mo yung simbahan. O ba ito? Babakal ba si Manatee? O di ba? Salamat sa enjoy na present na konti. Pero kulang pa. Sabi na, wala ko meron pa eh. Di ba si tapos eh? Okay. At si Bukonte, no? So, nangaya, na ang templo ni Lord na madalas dalawa ng Panginoon kasi nga that I may dwell among them tapos pangit. So hindi bagay sa Diyos, hindi bagay ka sa presidente ng bansa o kay Mayor, Governor, napunta sa bahay mo tapos hindi ka ba lang naghanda, hindi ka ba naglinis, hindi mo nilabas yung ginto at bronzing na pinggan para at least paano. Uy, plastic, kaya na yun, plastic lang. Plus na kutsara. So, hindi bagay. Ay, si Lord, mataas pa sa pinitis ng bansa eh. Kaya dapat pagandahan talaga ng sa abot ang ating mga kaya. Na okay. So, palagi tandaan natin na pag tayo nagpagawa ng simbahan, kahit nung unang panahon, hindi sila umasa sa ano, hindi sila umasa sa politician. Hindi sila umasa sa mga Koreano Tinshe. Umasa sila sa mga anak ng Diyos ng Salmo Templo. Sabi mo sa tayo, ikaw ang pala nasahan ni Lord. Ikaw ba yun sa... Ano, minsan talagot ako? Minsan talagot kumantay. Pira ko talagot. Sabi ng isang Kristiyano, oh, kumusta ang simbahan nyo? Kumusta ang simbahan nyo? Kumusta ang simbahan nila? Sabi ko, simbahan nila. May plan ko sa church, tapos simbahan nila. Kung simbahan nyo pala, kinala ko siya eh, takanta lang siya. Pag masalita ko, kasi pakialam, parang taga-outsider siya. Parang sarili po sa naman ito sa simbahan natin. Kumusta ang simbahan nyo? Ang dapat, kumusta ang simbahan natin? Kasi may pinagaling ba? Insulto yun sa nanay, kumusta ang bahay nyo? Sino ka ba? Diba, anak ha? Tagaroon ka lang natin, bahay nyo. Parang ang ibig doon, ay nako, wala pakialam nyo, wala kong concern sa kapal na bahay. Kaya, ang pangit po higyan, kumusta ang simbahan nyo? Kamusta sila? Parang kulang, parang bibili. So, mamalata ko, ito parang malasahin. Ang dapat, kamusta ang simbahan natin? Kamusta ang kapatera natin? Diba? Amin mo ba? Okay, so, ang inasahan ng Diyos, hindi galing sa gobyerno. Hindi galing sa Amerikano. Ang asahan ni Lord galing sa atin. Ang gagawin ni Lord, tayo, tulong-tulong. Diba? Pag natulong-tulong tayo, gagaan kahit pabigyan. Diba ang bahay pa yan din sa probinsya? Pag nandito ng bahay, sa probinsya, hindi puso yung sira dito kasi sirain na pa din. Demolition! Tapos tayo ulit, tigas to. Diba? Sa probinsya, hukay na hukay yung muste, tapos yung lipat, hukay yung sukatin mo. Ano? Tapos may musika, uno! Dos! Tres! Ay, buhat lahat. Eh ako, bata pa ko noon. Ang ginawa ko, kung narin tutulong na ako, gumitin ako. Sabi ko, magpigan! Eh, nalang natin, gusto buhat ako, nabitin pala ako. Eh, kasi malungko din minsan eh. Oo, ganun minsan eh. Kaya gumiga dahil gumitin ka pala. Dapat sa bayanihan, kasama ng pagsigaw 3, sa bayan, di tumako ng bahay. Ang bilis na lipat. Pakainin lang yung mga tao, mga lalaki. Okay, bayanihan, gayon sa probinsya eh. Buhat-buhat na. Konti na gasto.
Okay? Now, pag nagtulong-tulong tayo, ano nung bigat? Gagaan. Okay, pangalawa, utos si Lord na ibayo ng bahay. Pangatlo, dahil titira ang Diyos. Amen? Verse 25 niya, titira ang Diyos. God's favorite place is the house. Kaya kailangan palaging mabango, kailangan palaging maganda, kasi nakatahiya kay Lord na palaging nasa templo, tapos hindi natin pinapaganda. Okay? Number four, because the temple is still influence. So, sira pa rin. Amen? Kulang pa rin. Kaya ang ganda ng simbahan, kulang pa rin. Kaya, totoo na may mga simbahan na dapat ayusin, dapat improve, dapat lalagyan ng magandang ilaw, lalagyan ng magandang instrumento, kasi kumisan, ang instrumento ng mga simbahan ko, ako, malulata na. Pero pinagkitiisa nila. Kasi mura na. Wala. Yung instrumento na galing sa China, ako po. O China man. Ganda tingnan eh, pero pag pinatugtog, masak man. Diba? Okay. No. Okay, so yun ang purpose kung bakit pinagawa ng Panginoon. Okay, ngayon, paano sila nabigay? Nalungkot pa sila kung sinabihan si Lord na maghandog sa templo. Oo, oh, masaya. Ano reaksyon nila? Ganito reaksyon nila eh. How they give the gifts of the temple? Nung inutusan sila ng Panginoon, itay niyo ko ng simbahan. Para ako malulhati, para ako mag-glorify, para ako masaya. Kasi doon ako palagi. My presence is there inside the temple. O na reaksyon nila. 1 Chronicles 29 verse 2. They prepared with all their might. Wow, grabe. Parang kasal. Nakasit ang kasal mo next year, pero ngayon pala naghanda ka na. Dapat pag ang budget mo ay 300,000 a million, medyo malaki ang budget mo. So, hindi overnight na nagkakilala at kayo na ang din nagpakasit agad kasi hindi bilo yung kasusan. So, ganyan din sa pagtitimpol. Sa pantay ng timpol, sa pag-ipon ng timpol, kalating taon, isang taon pinaghandaan, para mabuo yung project. That is yung ginagawa natin. 5 months, ating pinag-pray. Pero ang unang ginawa nila, sabi nito, now for the house of my God, I have prepared with all my might. So si David, si David Fred. Kasi siya sinabihan ni Lord na itayo, pero hindi na kanya natupad. Natupad sa anak niya si Solomon. Kasi ang successor, after David, kanyang anak ni si Solomon. So si Solomon na yung actual at pati ng simbahan, pero si David yung nag-prepare ng mga materialis. So, tinan mo yung salita ni David, sabi niya, house of my God. Diba? Sabi ko kanina, parang kumusta sila. Parang dapat, dapat ang sabi natin, kumusta ang simbahan natin? Diyo, kumusta ang simbahan nila? Simbahan ninyo. Kapag simbahan nyo, hindi ka magkasama. Di ba? Pwede ka nito. Parang hindi at sabi sa pwede yung sarili mo. Alam mo, pag sinabi mo simbahan nila, punang ka sa kwestiyon noon. Kaya dapat, kumusta ang simbahan natin? Mabango na ba? Maganda na ba? Wow! Diba? Okay, so, ano ginawa nila? Pinaghandaan. Prepare with all my might. Isipin mo, pag with all my might yan, may ipon yan. Yung iba yung wala lang, yung hindi ka naghanda, tapos yung asin, pero hindi ka-prepare, maaari po kung may tulong mo kasi biglaan eh. O, biglaan kasi. O, ito na. O, yun na. Pero parang kulang, parang walang value. Pero pag pinaghandaan mo yun, may ipon ka, alam mo, sa mga nanay, walang trabaho, umasa sa tatay, di ba? Masyente, umasa sa bigay sa nanay. Pero pag iniipon mo yan, ala, ang baon ko minsan, eh walang baon na yun kasi walang ulay, di ba? Pero ang mga anak, kahit, mama, pabili ng pagtinapay, pero minsan dramahan si nanay, na, nakuha ng pera, nagdrama-drama lang. Eh, siyempre, anak eh. Pero alam mo, doon sa kahit wala kang income, pero nag-iipon ka, nag-prepare ka, imposible na ang naibigay mo na 20 pesos. Ano ba ba? Kasi pag 20 pesos, walang value yun. Okay, yun ang una, they prepare with all my might, with all their might. So, pinaghandaan, pinapagura nila, at ginagamitan ng lakas para lang makatulong sa templo. Isipin mo hanong nila, gold. Madali ba po din ang gold, silver, bronze, precious stones. Diba? Okay, kung ano ba? They give way all abundance. Yan, verse na yan. Sabi ko. Sabi ito,
glistening stone of various colors, all kinds of precious stone, and marble slab in abundance. Sabi mo, abundance. Abundance. Pag sinabi ng abundance, bitin, tipid, or sagat, marami. Ano ba? Sagat na, ibig sabihin marami. Hindi sila nagbigay ng maliit kasi nga, once in a blue moon project. Pagbago simbahan, gawis, may sabay tayo yan. Pag renovation, pwedeng once a year. So, ibig sabihin, dahil once a year lang naman ito, makilakan mo na. Nakilakan na natin. Kaya living with abundance. Sabihin mo sa ito, pwede ka ba maging abundance? Kapatid? Ano sagot? Yes, actually, yun ang rasyon nila. Talagang masaya sila eh. Abundance pa. Kaya alam naman nila na crisis sila. Okay, number 3. They give with affection. Verse 3. Wow! Alam mo yung affection, tinanong ko sa Webster Dictionary, the word affection means quality giving. Or like, or wants. Giving with quality. With emotion. Diba? Pag nabigay ka sa mano sa buhay, sa asawa, sa anak, with emotion. Ano mo anak, may sentimental value, pero kaya makita. Ibigay ko talaga ito sa iyo. Diba? With sentimental value, with emotion. O isa, pumiliyan. Pasensya. Diba? Ay, pasensya. Pero with emotion yun eh, with feeling. Diba? Iba kasi yung with feeling isa, oh! Nandiyan na! Kulit mo. Parang kontra gusto yun ah. Iba yung, thank you Lord, I'll be a part of the project. Amin mo ba? Alam po natin si Lord. Kaya ba natin na rin yung picture sa ating gift-to-the-people? Na malupit ka, di ba? Si Abraham kaya, alam mo sino yung first giver? Na lahat ng balit dito meron. Ano yung ba kung sino yun? Si God the Father. God the Father gave His only Son, Jesus Christ. Malupit, madugo, makirot, sa puso, of course. Ang sakit. The only begotten Son of God, nandun para sa iyo at sa akin. For us to receive. Sino ang sunod? Si Isaac. Abraham sa akin. Si Isaac, kahit isang anak ni Abraham, pero nung hiningi ni Lord, Abraham, you need to offer that Isaac. Wala na tapos sa mula. Lord, ang tagal na pinag-anak ni Sarah, at natatangi, ito ang anak ko sa pagkamatanda. Anak ko sa pagkabaho, tapos, ano po, kami po mo, pero ikaw ang yung bata. But Abraham never told him. Then alam niya kung sino yung Diyos ang kanyang nalipan. Sige Lord, madugupan sa akin, tulupin ko. Kaya may emotion. With value. Tawag yung blooded offering. Jesus Christ, the offering the Father brought to us, with His Son, to test the faith of Abraham. Kaya itong gift to the people, pwedeng blank ito. But sa estudyante, alam mo, kung isunding ka, kung gusto mo, pag unit ka ng 100 years, walang bali yun, 100, kaya kasi, ang 100, parang 1.5 book lang ang halal, no? Hindi lang. Parang dalawang distribute na, kung distribute. So, kaya. Pero pag isang student kayo nag-donate ng 2,000, 1,000 times, 1,000, bloody Diyos kayo. Kasi, hirap kumita. Isyan din ang umasa sa bigyan ng Dilo, ate kuya, di ba? Pero inipon niya, nabuo yung 1,000, nabuo yung 2,000, papa, ay sa aming offering. Jesus Christ offering. Malupit yung offering niya. Kasi isipin mo, wala sa kita, umasa lang sa bako hindi nang tinapay. Pero, humingi ng tinapay si yung anak, tapos humingi na si Tinta. Ibinili, 25, tinapon yung si Tinta, away si Tinta. Bakit? Eh, kasi gusto kong mag-give to the people. Hindi alam ng nanay, inihingi lang. Yung heart, yung heart. Pero masaya ang nanay kasi, anak, natumin ka rin, anak. Kasi ito yung mama. Nagtitipin ako, mama. Hindi mo na ako nag-home. Nagtubig lang muna ako. Diba? Mama, naglakay ng mula ko. Hindi mo lang ako nagsakay. Para matupig yung 15 pesos. Bloody yun! Dahil isyo lang din na eh. Diba?
prepare with might. Did you know, was you did prepare with all your might? Mayroon na silang giving with all my might, prepared with all my might, with all abundance, with affection. Okay? Kaya, ang mga nanay, parang tabak si nanay eh. Minsan, tik-tik lang, parang lang. Minsan, umasa sa bigay ng mister, ay kung wala rin bigay si mister, discarding nanay. Pero pag nag-commit ka ng 2,000, 3,000, malupit yun, matindi yung faith mo noon. Lord, paano kung kunin yung 3,000? Paano kung kunin yung 2,000? Paano kung kunin ko yung 1,000? Yun yung sabi natin na Isaac offering. Na mayroong preparing for my heart. Kasi pinaghandaan, di naman biglaan eh. Kung iiniipot-iipot ko, kung nagtitipid, naglalakad minsan. Kasi nga, para makatipid, ibigay pa na sa gito ng temple. Tapos, meron siyang with all abundance, meron siyang with affliction. Ito pa malupit, number 4. Verse 9. Sabi ng verse 9. The same chapter, verse 9. Then the people rejoice. Why? Sabi mo sa akin, rejoice. Yung iba malungkot. Sabi mo kanina umaga, huwag kayong matakot, huwag kayong kabahan. Kasi yung isa kasi biglang malungkot, wala. Ang iba natatakot. Ang iba ay parang di nagparamdam. Parang ano, parang kung makaiwas lang, iwas na lang. No. Noong narinig ng mga tao na inutusan sa Lord na gumawa ng temple, the people rejoice, for they had offered willingly. Amen? Sabi natin, offered willingly. Kaya natin yan, offered willingly, na hindi so much law. Crisis pa naman ngayon, di ba? Pero, hindi na tinitingnan yung i-offer nila. Mamaya makita natin ano yung balik noong ginawa nila. Diba? Offer the willing heart with joy. Ang sarap kasi magbigay na, di ba yung makatulong kasi isang tao na kahit minsan wala na, pero yung saya na natulungan mo siya in your own little way kahit wala ka na, di ba bayan ng pera? Na, sino sa'yo nakarasan ka doon? Na, nakatulong kayo na unexpected pero halos wala na kayo pero nakatulong kayo, may kailangan pero nakatulong kayo pero masaya ka sa pagbibigay mo dito sa katulong ka. How much more do sa kingdom ka? Ang saya ko. Okay, number 5. The same verse, nandiyan sa baba, oh. After the offered willingly, they had offered willingly to the Lord and because with a loyal heart. Sabi natin, loyal heart. Loyal heart. Wow. What do you mean by loyal heart? Ang tao hindi loyal, magbigay ba? Alam mo, ang asawa loyal mo, kahit anong lead ng Mr. and Mrs. ng magulang, ng anak, ibibigay ka kasi loyal siya. Hindi mo kayang ibigay ang the best, pati ka loyal sa isang tao. The same thing sa Panginoon. Hindi tayo makapagbigay ng maganda kapag wala tayong loyal heart. Kaya minsan, sin-check na Lord yung heart natin. Bakit nahirapan tayo mag-give to the temple sometimes? Pagkapag hindi naman lahat, hindi pa masaya. Kasi wala, pakakulang tayo sa willing heart at kulang tayo sa loyal heart. Pag loyal heart ka, wala kang pinapatawad. Bigsin, walang problema sa hindi mo. Diba? Katulad sa kasabihan, pag mahal mo ang isang tao, ay yung mga lalaki pa naligaw, mag-drama pa yan, kahit itong ino, tawirin mo, makilala kita. Grabe yan. Kung kuwan is sukitin ko ang kuwan at bituin, at dalhin ko sa harapan. That's how I love it. Talaga, grabe yan. Sukitin ah. Ay, siyempre, ganun, promise yun eh. Pero, may loyal heart kasi siya eh. Kaya yung totoo, talagang nag-sacrifice. Yun pala. Yung iba, di tayo mag-sacrifice. Hindi ka kasi loyal eh. Diba? At ano bang emotion disloyal? Siyempre ay disloyal. Or plastic, di totoo. Pero yung totoo, they're willing to take rest and they're willing to take the cross. And they're willing to
big sacrifice. Kaya kahit pitong ilog tawin niya, maabot lang yung kanyang minamahal. Ha? Yan ang testing ng love. No? Mayroong sacrifice. Pag walang sacrifice, ako, baka faded love yan. Ang bilis nagbago. Okay lang nung una, nung tumagal, tumabang na. Ha? Kasi hindi totoo eh. Kaya dapat maging loyal tayo kay Lord. Ibig sa ating pagiging ko sa Diyos, dapat makinag loyalty lang sa Diyos. Misa kasi maraming kresyano na sa ang linggo dahil di mo ng problema, may blessing. Eh, paano kung itis ka ni Lord na wala mo ng blessing, uwi ka lang na. Tapos bigyan ka ng konting testing, konting sacrifice, konting challenge. Will you still continue to serve God? Or will you think of backing out? Diba? Loyal heart is the best. So, pag loyal heart ka sa Panginoon, ganun ba Lord? We need to renovate our church for your glory. Okay Lord, I will prepare my hand. Because I have my loyal heart, I will do my best. Okay? Now, number 6. Ito malupit. Mayroon ng preparing all my heart. Mayroon ng give with all my abundance. With all abundance. Mayroon ng give with affections. Mayroon ng giving, offering with willing heart. Mayroon ng giving with loyal heart. Ito, verse 3. Give with over and above what we prepare. Grabe. Wala snake. Dito ha? Moreover, because I have set my affection, sabi ni Dile, on the house of my God, I have given to the house of my God over and above all that I have prepared for the holy house. Grabe ha? Isipin mo, yung una, prepared with all my heart ka, tapos give with all abundance, with affection, offered willing heart, loyal heart, until meron pa palang giving over and above all that we have prepared. Parang ganito na. I thank you, Lord. Pain na ako. Ate, nanay. Ay, nanay, pain na ako sa 1,000 ko ah. Ay, pain na aking 2,000 nanay. Pero, nung narinig ko misa ito, hala, meron pa palang give over and above. Ibig sabihin, kahit na mag-commit ka ng 1,000, pwede pa lang dagdagan. Pwede dagdagan. Amen? Bawat mawasan. Pwede dagdagan. You know? Oh, pero verse 3 yan. Hindi, wala akong pinagdagdag. Balik mo verse natin. Grabe ito. Grabe sila. Nag-commit ba? Nag-commit ka ng 5,000. Naibigay mo na. Pero, the Lord spoke to you, parang hindi niya, hindi matatapos yung project niya. Walang pa rin eh. No, ito na yun, papasok niya ng moreover because I have seen the affection. Kasi may affection siya. May loyal heart siya. May giving with abundance. I have given to the house of my God over and above all that I prepare. Naka-set up ang mind niya sa 2,000, sa 5,000, but when the Lord spoke to his heart, dinagdagan na yung times to niya. Kaya pa naman ganun 2,000 eh, kahit 1,000 na commitment ko eh. Kasi baka hindi matapos eh. Diba? Actually, update sa ating report, naka 1K na po tayo. Yung computer natin, 75,000. Yung CR natin, hindi nasama sa project, pero kailangan na gawin kasi bato. Tumuli ng tubig, sinama na natin, sabi ko kaya kung kayo na magkatubos niya, magkapahal din pala ang tiles. Mas palitan ng tiles kasi masalit ko sa pangit na yung tiles, marumi. Kuskusin kayo natin. Ayaw makuskusin. Sabi ko, hanap tayo sa yung kimika na magbinuhos at ganyang alimuha. Yung dumi-dumi ba? Ang mahal kasi ng tiles. Pala ba, 100 yung isang paraso, ilang tiles yan? Ay, pero, labor pa. Kaya sa punta yung Merlin. Unahin mo yung bathroom at kasi CR kasi Merlin talaga. Pero ito Merlin, yung CR, medyo kaya pa eh. Pero sabi ko, tanoyin ko si Pastor Romeo doon sa mga sabi niya, Bishop, alam mo na ang pangyayari sa CR, yung mga matipigas na, yung mga kalawang tanda ng Bishop. Tanoyin ko siya.
Kasi dyan po ang mga sa Macau eh. Yun yung ginagamit nila, pampuso mga kalawang sa tangal daw. Doon sa mga building na pinatrabaho nila kasi sila yung nag-building sa Pilipinas. Alam ko na siya. Tanungin ko siya. Kaya sabi ko yung Brother Ben, mahuli mo na itong hulbe. Kasi para makatipid tayo. Kasi wala ka tayo sa budget eh. Tapos na eh. Kasi isa pa yun, aabot ng 35K o 38K. Eh 25K na yan eh. Kasi mahal ang tiles. So, huli mo na yung tapos ang gawin natin. Yung walang siya kasi itim talaga eh. Hanap ako na ano. Eh tawag ko si Master Ben. Ano yung chemical sa pumuhos ng tiles na hanggang puti kalawa, puti mga alipungan? Sabi ko, pero pag di makuha sa sinabi sa Rebel, o sige, ayusin na bibili ng tiles talaga para gumanda. Sabi ko sa Pastor, itim-itim naman to. Eh, siyempre naman maganda. Ano ang person natin? Amen mo ba? Yeah. Kasi pag maganda ang sipa natin, ang una to lang is si Lord. Kaya sabi ko doon, pag-impress na alit, abis. Kaya pasay natin project para malaman din natin kung magkano ba yun. Kasi ang total collection natin, I mean, eh yung price natin of 2021. Actually, ang Vista computer, 50K ang budget, pero hindi na ako sa 50. Kasi yung ating computer, latest, second to the latest siya. Ang pinakamahal talaga, 100,000. Yung talagang ngayon lang lumabas, ngayon lang ipinahanap ang computer. Yun ay second, kaya 75,000 budget. So, sure din natin ang 25,000. So, microphone, nabili na po. Ito po. Yan, made in China. Sabi ko kay Alisa, ano ka sa shopping sa kalasada? Ano pinakamahal? Ito doon pinakamahal. Magkano? 648. Naku po. Eh, sa raon, may 12,000 ganito. Yung original. Eh, 648. Pero, hello. Okay na rin. Tipid na rin. Eh, microphone, 10,000. Camera, wala pa. Video for cable, nabili na. Other 6 meses, darating December 5, kasusin natin. CCTV camera, wala pa rin. Cable amplifier, wala pa rin. Bass guitar, wala pa rin. So, wala pa. Ito kasi si Asumingit. Yun. So, 125,000 yung ating target amount sa project natin. Pero, nung nag-compute kami mga leader, basis sa commitment ng bawat network, kasi binadala ka sa network, umabot lang ng 148. So, kulang ang 55K para mahit yung 125. Ay, sumingit pa ko si R. Ay, hindi na 125. Diba, sumingit mo ito sa siya rito eh. Eh, nilang unahin kasi motor ang tubig eh. Kaya, dahil mapasok yung over and above, amin mo ba? Ah, pakikita mo katabi mo sa itong handa, tapos sa over and above. Amin mo ba? Handa ko tayo sa over and above. Naliwala ko tayo na kaya din nun ibigay ang amount na yan, or higitan pa natin yan. Amin mo ba? Ayan. Nasaan yung budget? Nasa kamay mo na. I-release mo na lang. Kasi meron tayong over and above. Na doon sa mga kapatid natin na hindi ka pa nakapag-commit kasi nakalimutan mo siguro, hindi mo pa nasabi sa leader mo, sabi mo sa leader mo, alam mo ba ang leader mo, di ba? Alam mo na ang network leader, alam mo natin ang sibad, dito lang tayo, so pinagal natin sa mga network leader. Kung hindi pa kayo nakapagsabi sa amount, sabihin na nyo sa kanya. Yung mga nakapagsabi na, pero nakita natin yung kahalagan ng over and above, balikan nyo, sabihin mo, ate, kuya, nagtagan mo ng kalahat yung akin. Masyado maliit pala yun. Walang import eh, walang feeling, walang hindi makirot. Alam mo yung handog makirot? Si Jesus Christ, handog na makirot ng Ama. Si Isa, handog na makirot ni Abraham. Kasi wala nang ibang Jesus Christ eh. Wala nang ibang Isa. Pag namatay si Isa, wala nang ibang Isa. Nag-iisa na si Isa na anak ni Abraham at Isa. Pero, yun yung hiningi ng Ama. Hiningi ng Panginoon ay handog ni Abraham. Pero, hindi nagpakulit si Abraham na susundin ang utos ng Diyos. Kaya, after ginawa ni Abraham, matindi po ang blessing. Kaya si Abraham na tawag ng Father Abraham, one of the richest leader in the Old Testament, Abraham was really blessed by the Lord because
He obeyed the voice of God. Kahit malupit, kahit blooded talaga yun. Kasi gawing burn offering eh. Si Isaac eh. Pero nung sumunod si Abraham kay Lord, di naman natuloy na makatay si Abraham. Nasunog si Isaac eh. Kasi tinis ni Lord yung puso. Alam mo, minsan natatakot tayo. Kung minsan, pagpagigano niyo kapitbahay mo, minsan, pwede na, ako, mare, sayang ang pera mo. Mukhang nagulang ka sa pastor, mukhang nagulang ka sa church. Nautok ka. Sabi ko, ano gula? Lahat natin sinasabi na sa Bulgaria. Balik tayo doon sa ating, ano, okay. Now, they give with over and abundant above what they prepared. Ngayon, nasa puso natin yan, kung may kulang pa pala, no? Okay. Kung hindi po tayo ni Lord na magdadag pa sa ating commitment, well, praise the Lord, because matindi ang mag ni Lord. Okay. Next, punta tayo doon sa huling part. Ano ang kapalit ng ating over and above na gift to the temple para sa Diyos? Number one, Haggai chapter 2 verse 9. Ito ang sinasabi ng Bible. The Lord will give us peace. Ang sabi ng Bible, I will give you peace. Sabi ng iba, peace lang pala. Peace is priceless. Sa totoo lang, kahit anong dami na meron natin, kung walang kakabayan, yung mga makatuloy. Amen. Pag nakatira ka sa bahay ng gulo, yung mga tulog. Pag nakatira ka sa barangay ng gulo, nakapatapot yung basa namin. Napaka-important at peace. Ang tao kahit kilala, well-known, maraming pera, pag walang peace in his heart, ay may mas presya magkasalit hanggang nawala. That's how important the peace of God. Pahamo ni Lord, the glory of this little people shall be greater than the poor man. So, ibig sabihin, pag na-appreciate yung temple, wow, maganda na! Actually, maraming nakaka-appreciate si Ba, kasi mga pastor, dito, so, ito sa meeting, sabi nila, maganda tayo ni siya inyam, kasi maganda si Ba, kami kasada. Tapos ito lang ito eh. Tapos minsan naging nag-drop pa yung cross natin. Saan ka ba nakatira? Doon sa cross na pula. Sa likod doon. Kasi the only cross natin lima na namin eh. Pero lalo pang papisip ng Panginoon yan kapag napaganda ng dancer natin. Amin mo ba? At ang karakala na yun, kasama ka. The greater this glow, this little temple shall be greater than the portal. Lalong gumanda, lalong naluhati si Lord kasi mas pinaganda natin. Okay, number two. The Lord will bless us. Haggai chapter 9, verse 19. Chapter 2, verse 19. Is this the spirit in the barn, and yet the wine, the fig tree, the pomegranate grenade, and the olive tree have not yielded fruit? Wala pang bunga ang mga taling. Hindi pa nag-ani. Pero mula sa araw nito, dahil ginawa, ito kasi pangapagano din, nung ginawa nila ang templo, ang sabi ni Lord, kahit hindi pa nagbigay ng pula ng langit, hindi pa tumubo ang mga damo, ang mga halaman, pero sa araw nito, na ginawa ninyo ang templo, I will bless you. Sabi mo, I will bless you. Amen. Ibi-bless pa natin, pero ito yung matinding blessing na kapalit sa ating gift na temple. Akala natin, sayang, lugi, hindi pa na. Ang dami pa natin mo kung ang blessing mo lang kay Lord. Amen mo ba? Verse 2 Chronicles chapter 31 verse 10 then 20 to 21 2 Chronicles page. Okay, sabi ng 2 Chronicles chapter 31 verse 10. Okay, 2 Chronicles okay. Apa? 2 Chronicles chapter 31 verse 10. So the runner 31 verse 10. And Azariah, the chief priest from the house of Zadok, answered him and said, since the people
began to bring the offering into the house of the Lord, we have had enough to eat and have plenty to live, plenty left. For the Lord has blessed His people, and what is left is this great abundance. Alam mo? Noong nagbigay ang mga tao sa gift of the temple, nagdala sila ng mga handog, hindi lang handog na sunugin, pati mga handog kakanin sa temple, at materialis sa temple, ang sabi ni Lord, for the Lord has blessed His people. Sino ang gusto makarating ng the Lord bless His people? Amen? Amen. And you and I is the part of the people na inubless ng Panginoon. Okay. Verse 20, 21. The same chapter. Thus, si Kaya then, throughout Judah, throughout all Judah, and He made what was good and right unto before the Lord His God. So, ang pagbibigay sa the people, totoo, tama, mabuti, sarap ng Diyos. And in every work that He began in the service of the house of God, in the law and in the commandments to seek His God, He did it with all His heart. So He prospered. Sabi mo, so He prospered. So He prospered. So, palagang tindahan, ito sa salita ng Diyos sa ating pagtulog pala sa pag-renovate or pag-improve ng ating temple ni Lord. Susi pa rin ito ng kasaganaan. Amen? Sino gusto para sa susi ng kasaganaan? Magsabi na, amen? Amen! Wow! Kailan sinabihan si Hezekiah na dahil sa ginawa ni Hezekiah na nilid niya ang church sa magandang gawain, sa pag-renovate ng church, sa paggawa ng church na may kasamang with all his heart. So, he prospered. Pinagpalas na ni Lord. Palapang natin si Lord. Hallelujah! Blessing. The Lord give us riches, wealth, and honor. Second Chronicles chapter 1, verse 6. Magsimula. Second Chronicles chapter 1, verse 6. Magsimula. Sisulungan yung mangyat sa dalban ng panso, sa harapan ng Panginoon, na nasa tul ng ipanan. At nag-alay doon ang 1,000 handog na sisulungan. Wow, grabe si Solomon. Si Solomon ang natin David sa iyong saksisor ng kanyang ama at siya yung sa kanyang mama na siya nagpatayo aktual sa building. Verse 7. Ang ganda, no? Ang ginawa ni Solomon, naghandog ng magkano handog niya? Thousands burnt offering. Tinan ko sa ibang translation, ano yung burnt offering? Ano pa rin yung baka pa rin? Mga bakang matatapa. Malaking baka ang handog ni Solomon. 1,000 cows? Wow. Magkano yun? Nagsa baka kayo? Nasa mga 100,000 isa, 80,000, depende sa kami. On that night, God appeared to Solomon and said to him, pagkatapos ang handog, mas naman ang handog, parang pagkatapos ang gift ng temple, nag-appear, nagpakita si Lord kay Solomon or nagsalita. Anong sinabi ni Lord? Ask what shall I give. Kaya sabi ko, blank check. Sabi ko, blank check. Blank check. Paano kaya, after mabigyan ni Lord ng gipag-tipon na tinuno mo na talaga, na alam ni Lord na hindi lang kukunwari mo, talaga seryoso ka. Napahal mo si Lord, gusto mo tumos ni Lord. And then, after that, the Lord will smooth your heart. Anak, natuwa ko sa iyo because alam ko kung kunti ng pera mo. Pero ginawa ko yung the best. Kausap ka ni Lord, anak, huwag ka mo humingi ka sa akin na gusto. Blank check. Para, o ay anak, ito yung blank check. Isulat mo kung magkano gusto mo. Kung isulat mo 1 billion, gagawin mo. Gusto mo 10 kotse, gagawin mo. Gusto mo 5 bahay, gagawin mo. Because name it, write it, watch mo. Ikaw kaya patulad mo ng media, grabe yung nangyari. Wow, Lord. Thousands, kao lang naman, thousands, or okay naman ginawa ni Solomon. That is the reason. Okay, pero tayo sa verse 8, verse 9. And Solomon said to you, sabi ni Solomon, Lord, you have shown great mercy to David, my father, and have made me king in his people. Lord, ginawa mo ng tatay ko ang hari, naawa ka sa tatay ko at ginawa mo ang hari. Verse 9. Now, O Lord, let your promise to David, my father, be established.
For you have made me king over a people like the dust of the earth in multitude. 10. Now give me wisdom and knowledge that I may go out and come in before these people. For who can judge this great people of yours? Ang hingin ni David at ni Solomon, dalawa, wisdom and knowledge. Ang wisdom and knowledge, priceless. Alam ko, bigyan ka nalang ng talino. Talino pa ang payunaman, talino pa ang masikso, talino pa ang lumang ministry, talino pa ang West Mundo. That's how Solomon. Dalawa lang, hindi siya humingin ng yaman, hindi siya humingin. Pero alam mo, binawan ni Lord? Verse 11. Ang sagot ni Lord, and God said to Solomon, because this was in your heart. So parang nakikita nyo yung puso ni Solomon. Nakikita nyo yung puso natin. Na ikaw ay willing ka tumulong sa temple ng the best of the best. Kaya alam ni Lord na ang kakayanan mo ay ganito lang, pero ginawa mong lahat. Meron kang abundant, prepared with mind, over and above. Tapos, meron kang loyal heart. Ang sabi ni Lord, and you have not asked riches or wealth or honor or the life of your enemies, nor have you asked long life, but have asked wisdom and knowledge for yourself, that you may judge my people over whom I have been. So, ibig sabihin, ang hiningin ni Solomon ay kapakanan para sa kingdom. Look at verse 12. Wisdom and knowledge are granted to you. Solomon, ang hiningin mong wisdom and knowledge, ibibigay ko. And I will give you riches and wealth and honor. Ibigay ko pa rin ang kayamanan, ang pagkunlad, ang karangalan na walang katulad na hari bago ka pa, at wala ng hari na susunod sa iyo na hihigil sa iyo. Wow! Bisabihin, ikaw yung the blessed king, dahil kaya sa sumunod banto eh. Patay na si Solomon ngayon, pero his name is still umiikok sa mundo. Tuwing nagbasa ng Bible, tuwing nag-reprint sa'yo, parin natin, Solomon, David, sikat sila. Dahil ginawa nila. Meron silang ganyan. Ganyan. Alam mo, yun yung blessing nyo sa atin. Pag ginawa natin, alam mo nangyari ito eh, kasi ginawa nila yung tama. Ginawa nila yung the best of the best. Amen? Ano pa ba? Yes. So sabi sa mga handa na na ba? Sa ating get to the people? Yan. Ano ba tayo? So tuloy-tuloy mo yan hanggang December 6. Pero maganda, this week, mabigay na para makamilip pa tayo ng ibang mga gamit. Bago ang isa kasi iba mga gamit natin sa December 6. Amen? Okay. So kasama doon sa ating budget, yung anniversary natin, pagkain natin, decoration, yun. Sama natin yan. Kaya pag meron tayong prepared with all my mind, give with all abundance, give with affection, give with overwhelming heart and joy, give with a loyal heart, and give with over and above what we prepared or what you prepared. Wow. All project will be accomplished. At alam ko na this year and the next year is another year of our success and progress. Kung alam mo, kung sa taong ito, ang daming lumalabas na kotse, ang daming nakapag-limit ng bahay, ang daming nakapagbili ng mga gamit, mga tricycle, mga motorcycle, at alam mo ba, mobile din, bakit may mga kotse, bakit may mga bahay, bakit may mga bagong negosyo sila? Kasi ho, kay Lord, walang mobile. Kay Lord, walang crisis. Ang mga taong sumusunod at naglilingkod sa Diyos ng totoo, wala akong crisis. Sa iba, nagka-crisis, pero sa iyo, walang crisis. Amen? Amen. Sina wala ng pera, ikaw hindi nausan ng pera. Amen? Amen. Sina nausan ng resources, ikaw tuloy-tuloy ang most ng overflowing blessing for the Lord. Amen. Palakpakan din si Lord. Salamat, Lord. Because kaya sabi ko, take a look on, kasi alam mo ang cartel ko. Hala, malaki na yun ah. Malaki na ang game ko, malaki na ang quality ko. Pero paggagawin mo pa yung above at over, mas matindi yun. Kasi sunog ang ginawa niya yun. At pinagpala siya. Hello? Yun po ang pangalan ng Diyos. At
we know na salita ng Diyos siya, na hindi tayo nauto, hindi tayo napilit, hindi tayo nagula. Salita ng Diyos. Pag ginagawa natin ito, sabi ng Panginoon, if you obey carefully and follow His command, all the blessing shall come to you. Huwag tayo matatakot. Kasi ang balik noon, mas malaki pa sa ginagawa. Amen? Ang balik noon, sabi na, para mas nakil eh. Ang magsasaka na, pero may 10 butil ng mais, pero nung tumubo ang mais, ilang butil na? 200, 500 butil sa isang puso. Pero ilang butil, isa ka. That's how the principle of multiplication. Nagtanim ka 1,000, 2,000, masagip ka ng tempo, once a year. Pero, tingnan mo yung kapalit doon. Baka yun na yung susi, lumabas na ang apat mo, bagong kotse. Wow! Amen. Lumabas na ang bagong bahay. Amen. Lumabas na ang bagong negosyo at bagong trabaho. Overflowing blessing. Get ready, guys, and prepare our hearts. Samuel, arise today. Let us pray to the Lord. Lord, it's not the amount na aming problema. It's not the seed. It is the heart na mayroon natin pa. Lord, give us the heart like David and Solomon. Hezekiah at Nehemiah. Matindi, Lord, ang kanilang action, ang kanilang response doon sa panawagan ng Panginoon. Na kahit sabi nila, hindi pa magpapanahon. Dahil tayo ang piglo dahil gutom pa, crisis pa. But, kay Lord, walang crisis. Sabi nila sa amin, don't worry, don't worry. Kahit may COVID-19 pa, but I will command the blessings to come upon you. The Lord will overtake the blessings upon our life if we will do this principle of how He bless the beautiful people. Panginoon, walang ibang maparangalan kundi Ikaw lang, O Diyos. Walang ibang tatanggap ng blessing kundi Ikaw kami. As we hear Your word, You're going to release Your unlimited supply and blessing upon us. Lord, thank You for Your promotion, provision, and protection in our lives. Lord, salamat. Excited kami na sa mga pinhi namin itatalim sa gilid ng temple. Makita na ang resulta. Wow! Lahat. Nag-improve na po. At nakala namin po ang mag-improve lang yung temple. Pati po kami. Kasi inuna namin ang templo ng Panginoon. At ang sinabi mo sa Matthew 6:23, say me a verse na pinagod ka. And He is righteousness. And all these things shall be added to You, Lord. This is Your will, Lord. Kaya Ama, salamat po. Isipin kami, Panginoon, gagawin namin ang gift ng temple. And we know after that, Lord, na meron kami. Ask what you want and I will give you. Salamat, Lord. Salamat po sa lahat. You are worthy to be praised, worthy to be honored. In Jesus' mighty name, Amen. Giving our tithes and offering reflects a grateful heart that is willing to give back to God a portion in what He has given us. For it says in Malachi 3:10, "Bring the whole tithe into the storehouse, that there may be food in my house. Test me in this, says the Lord Almighty, and see if I will not throw open the floodgates of heaven and pour out so much blessing that you will not have room enough for it." Giving is a privilege and a blessing. It requires no amount, but a heart that desires to please God. If you have been blessed by the Lord through our ministry, you may give or donate your offering through the following. Loving God and loving people is a passion with a responsibility.
receiving our salvation gives us a clear vision of our purpose and calling. We at MOF Church believes that knowing Jesus means knowing our identity, being Christ's ambassador to help people find their way back to God, to win souls and make disciples is our vision. And by attending these great opportunities, we will be able to fulfill the great commission that Jesus has commanded us. Our Sunday online worship service that runs at 10 a.m. with Bishop William August via Facebook live stream, and a regular face-to-face service at 8 a.m. and 2 p.m. Let us make our equipping and training a happy hour by joining our regular Tuesday and Friday mentoring via Facebook live stream as Bishop William August being the host. God continually blesses us so we can be a blessing too. Reaching out people requires no status, but a compassionate heart that is willing to serve God. Attending and inviting on our soul-winning revolution every Thursday at 5 to 6 p.m. is highly encouraged. Your big heart and compassion will bring hope to the people in need. None of this would be possible without the generous support from our community. We are open for donations in any kinds. The following platforms are available. You can contact us through Facebook Messenger or send through our Care Ministry GCash account. You are the salt and light. Regardless at all times, you are.